Okay, magandang araw sa atin lahat mga boxing fans. Dito na naman tayo sa another episode ng ating Bad Ratlis Boxing Channel. No? Dalawa pag-uusapan natin ngayon. Ang una nating topic, yung dineklara na, no, na hindi lang pala rematch ang magaganap dito sa Tyson Fury versus Deontay Wilder, kung hindi trilogy. Agad-agad, no, meron na kagad kontrata ngayon. Kaya naman, ang issue dyan, paano papasok yung Anthony Joshua, no? Tapos, isa pa natin topic, yung pagpapalit ng trainer ni Andy Tabatsoy Ruiz, no? Inutusan daw ni Al Haymon ng PBC na magpalit ng trainer si Andy Ruiz. At yan ang paglilingkod natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Pakipindot mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan sa mundo ng boxing. Okay, pag-usapan na kagad natin, no? Itong boxing matchup na to, parang kung titignan natin, itong heavyweight naging nung last year, actually second half ba? O second half ng last year, nung naging mainit tong heavyweight division. Usapang heavyweight muna tayo ngayon, no? Dahil dito sa upset nito ni Andy Tabatsoy Ruiz sa kinikilalang number one rated heavyweight champion, no, na belt champion na si Anthony Joshua, ay pinatulog nito ni Andy Ruiz, no, sa pamamagitan ng biggest upset sa history since yung na-upset si Mike Tyson doon sa Japan, no, ni Buster Douglas, no. Yung pagkakaiba nito, maraming similarities, no. Yung similarities lang ay yung pagkakaiba lang noon, yung si Mike Tyson, hindi sila nagkaroon ng rematch nito ni Buster Douglas dahil si Buster Douglas ay tinalo na nito ni Holyfield. So, yun yung pagkakapareho, no. Pagka isang nung na-upset ni Andy Ruiz si Anthony Joshua, yung susunod na laban niya ay talo agad, no. Isa pang pagkakapareho, mamaya na isa pang pagkakapareho. Yung pagkakaiba nga, hindi nakapag-rematch si Tyson, no, kay Buster Douglas. Okay. So, upset of the year, gumanda, tapos nakit na panood natin si Tyson Fury, pinabaksak niya yung kanyang kalaban, yung noong January pala si Deontay Wilder, January 2019 na, ay pinabagsak niya si Brazil ng one round yata. O tama, one round. Tapos si Tyson Fury, pinabagsak din yung kanyang kalaban na si Otto Wallin. Parang sunod-sunod yung mga knockoutan sa heavyweight. Naging exciting tong heavyweight ulit, no? Tapos pinagpapares-pares ngayon tong mga to. Lalo na naging exciting nung pumasok si Tabatsoy Ruiz. Kaya ngayon, natuloy na naman to rematch. Matagal na na-delay itong rematch na ito. No? So, parehong undefeated. Yung huli nilang laban ay tabla. Very controversial dahil marami nagsasabi panalo dapat si Tyson Fury. Marami naman nagsasabi na talo dapat si Tyson Fury. Kung hindi, kung binilisan lang ng referee, kung normal count lang, ay talo dapat si Tyson Fury. No? Dahil yung pagbangon niya ay medyo mabagal yung pagka-count ng referee ng 1 to 10. No? I-1 to 10 na natin yan. Baka 1 to 10 pa ng iba. Okay, punta na natin. Balikan na natin. No? So, biggest matchup, dalawang network. Magkahiwalay na network, ESPN, dito sa top rank ni Bob Arum, hawak niya si Tyson Fury. At eto naman sa kabila, Fox Network, hawak naman ni Al Haymon ng PBC to si Deontay Wilder. So, dalawang promotion, dalawang magkahiwalay na malalaking pagpopromote, at nag-e-expect tayo na malaking pay-per-view dito, no. Ang sabi nga, siyempre exaggerated lang to si Bob Arum. Ang sabi niya nga 2 million ang in-expect niya nga pay-per-view nito, no. Pero siyempre
realistically, swerte na maka 1 million, no? Na matagal ng panahon, no? Walang million buys yung pay-per-view ng ano, ng boxing, dahil nga nalipat na sa DAZN itong si Canelo Alvarez, na hindi naman nagpe-pay-per-view. Okay, anyway, maganda tong laban na to. Tapos, lingid sa ating kaalaman, ang pirmahan pala nila, kahit na sino daw ang manalo, magkakaroon ng trilogy. Depende na lang. Ito ang ganda eh, no? Hindi depende sa nanalo eh. Depende sa natalo. Ang ganda ng kontrata nila, no? Kunwari, si Tyson Fury ang natalo. Depende sa kanya kung gusto niya pa mag-trilogy. Di ba? Maganda, no? Maganda yung ganun na hindi yung depende sa nanalo. Kung siyempre, kung yung nanalo, ayaw na kita makalaban kasi tinalo na kita eh. Oh, ngayon papasok ngayon to si Anthony Joshua. Syempre, gusto niya na rin na unification belt. Gusto niya na rin na magkaroon ng unification bout para magkaroon na ng undisputed, no? Alam niyo kung bakit na mas nararapat si Anthony Joshua na makipag unification bout na lang? Eh ganun din naman eh. Yung mga mandatory sa dami, yun pala yung problema pag marami kang belt, no? Katulad niyan, 3 major belt ang hawak niya eh. WBO, IBF, tsaka WBA. Yung IBO, minor belt yun eh. Okay. Sa tatlong belt na yan, tatlo rin yung magiging mandatory mo, di ba? O ngayon nga, yung IBF, ang mandatory niya si Kubrat Pulib. WBO, si Usyk. Ngayon, pinupuwersa na ngayon si ano, si Anthony Joshua. Eh, matitindi rin yung mga yun eh. Baka machambahan lang siya nun. Alam niyo yun, yung kinakailangan mo labanan yan or tatanggalan ka ng belt. Di ba ganun, no? Pero ang lusot mo lang dyan, ang pwede lang lusot ni Anthony Joshua dyan para hindi niya malabanan yung dalawa na yan, unification bout with the WBC champion. Sino yung WBC champion? Si Deontay Wilder. Eh, may laban si Deontay Wilder. Kaya nga, hintayin niya yung manalo dun. Yun lang yung pwede niyang ipakiusap dito sa mga, ano na to, sa Alphabet Soup Boxing Championship na, o ano na to, no? Yung award-giving bodies. Kasi, wala, papuwersahin ka na eh. Siyempre, may mga big time din na mga ano yan, promoter, katulad ni Kubrat Pulib, di ba? Si Bob Arum yan, paano mo lulusutan si Bob Arum na sasabihin mo ba na wag na lang, no? Hindi mo pwede, i-demanda o kukunin ni Bob Arum yung iyong belt. So, yun na nga, yun yung problema nito ni Anthony Joshua, no? Kaya instead siguro na makakita tayo ng undisputed heavyweight champion ngayon, lalo na ito pa kasi mabigat niyan eh. Ang problema ni Anthony Joshua, baka hindi niya lalo makalaban to kung kumita yan ng 1 million na lang, 1 million pay-per-view. Ang laking pera niyan, 'di ba? 1 million pay-per-view equals sa 80, 'di ba? 80 million. Tapos split nila kung 50-50, ditig 40 million. 'Yun ang pinakamalaki nilang kinita pareho. 'Di ba? $40 million. Gusto nilang uulitin nila 'yun. 'Yun na 'yun yung trilogy nila. So, hindi na pwedeng makapaghintay ngayon tong sila Pulib tsaka to si Usyk, no? Pupuwersahin na ng kanilang mga ano na si Anthony Joshua, wala na siyang lusot. Okay, nagkakaliwanagan tayo mga pera na lang kung merong pang rematch clause sila ni Andy Ruiz. Hindi ko alam kung nag-rematch clause si Andy Ruiz, malamang hindi. Okay, so speaking of Andy Ruiz, eto na, dito na tayo, no? Nagpalit na po ng trainer itong si Andy Ruiz. Magpapalit na, no? Sinisante na nila si Robles. Si Robles, mahusay naman. Nakita naman natin kung ang problema kasi ni Alhaimon kay Robles.
At saka sa tatay, dapat ang palitan kasi yung tatay eh. Konsentidor yung tatay ni Andy Ruiz eh. Porkit nabilang sila na marangyang buhay, bigla, isang laban lang. Hinayaan niya yung anak niya na ano eh, na magparty-party. Ang ginawa pala ni Andy. At ito, siya naman umamin ito. Party-party na lang. Dapat kasi, yung mga trainer na message din, no? Yung kikilalanin kayo, pwede mong pagalitan yung boxer mo. Paano papagalitan ni Robles yan? Eh, yan na yung pinakamalaki niyang payday, di ba? Baka naging milyonaryo din siya dahil dyan kay... Kasi 10% tsak yung ano, 10% yung normal na kontrata ng trainer at tsaka ng boxer, 10%. Kaya nga si Manny Pacquiao at tsaka si Freddie Roach, iba din kasunduan nila. Hindi na siya yung normal na 10%. Kasi kung normal na 10%, imaginein mo, kung kumita ng 30 million si Pacquiao, 3 million kagad ibibigay niya kay Freddie Roach. Payag naman si Freddie Roach ng ganun, na hindi na yung normal na 10%. Kung magkano na lang binigay, eh, galante naman niya si Manny Pacquiao. Siguro, instead na 3 million, gagawin niya 1 million, malaki pa rin, di ba? Yun yung other side nung ano na yun. Nung, kaya si Buboy, dahil siya na yung chief trainer ngayon, malaki na tsak yung binibigay ni Manny Pacquiao sa kanya. Anyway, balik tayo rito kay Andy Ruiz. Yung ability na kontrolin mo yung boxer mo, hindi naman katulad yan ni Manny Pacquiao na kung si Pacquiao sana yan, yung may sariling kusa na pagka-training talaga, wala problema yung kahit sino kunin mong trainer. Pero yung katulad ni Andy Ruiz, na galing sa hirap, di ba? Alam naman natin buhay ni Andy Ruiz, galing sa hirap, nakatikim ngayon ng milyones, nakatikim ng maraming, hindi lang naman sa boxing kumita si Andy Ruiz. Dahil siya yung kauna-unahang heavyweight champion ng Mexico, sikat na sikat siya sa Mexico, ang dami. Pag nanood kayo ng kanyang ng Twitter, panay commercial, panay endorsement ang ginagawa. Tapos party-party siya, di ba? Dahil ang akala ko nga, na ano pa ako kay Andy Ruiz eh, nung binabanatan siya ng mga social media na ano ba yan, wala nang ginawa kundi magparty-party. Sabi ko naman noon, pinagtanggol ko pa kasi fan nga ako eh. Ang sabi ko pa nga noon, mawala po siya. Minsan lang siya magte-30-year-old, birthday naman. Ano ba naman yung magparty siya? Yung pala, hindi lang yung birthday siya nagparty-party, no? Halos, ang tawag nga dyan nung isang nabasa ko article, peekaboo training ang ginawa niya. Yung minsan wala, minsan hindi. Tapos may napanood din ako habang kumakain siya. Ano ba yung kinakain niya? Pizza yata. Yung sabi niya sa ano na, don't tell my trainer, no? Yung parang pinaglalaroan niya lang. Nakita niya na kasi, nasukat niya si Anthony Joshua at tingin niya kayang-kaya niya si Anthony Joshua. Eh, wala na siyang pakialam sa training. Total, kayang-kaya ko naman. Pag tinamaan ko yan, tutulog uli yan sa akin. Yun yung pagkakaiba, no? Yun yung pagkakaiba nung Andy Ruiz nung June 1, 2019 at Andy Ruiz nung December nung muling naagaw sa kanya ni Anthony Joshua. Kung yung Andy Ruiz nung June 1 ang nakalaban ni Anthony Joshua, malamang maulit lang yung ano. Kaso nga, hindi. Nakita nyo naman kung gaano kalaki si Andy Ruiz at hingal na hingal. Minsan nga tumigil na sa kahabol kay Anthony Joshua. May time na ganun eh. Sabi ko, putya, wala talaga. Talagang ganun yung minsanan. Pero ang kagandahan lang, hindi pa tapos yung kanyang boxing career. Nakikinig naman sila lahat. Yun, alam nyo, yun yung kagandahan kay Al Haymon eh. Lahat ng boxer ni Al Haymon nakikinig sa kanya. Kung ano sabihin niya, pinakikinggan. Sabi ni Al Haymon, tanggalin nyo na yung ano, yung trainer na yan, magpalit kayo. So, sino mga pinagpipilian? Mukhang ang pinakamatunog na trainer na mapupuntahan nito ni Andy Ruiz ay walang iba kundi si Teddy Atlas. Kahit papaano si Teddy Atlas, hindi mo na siya masisindak ng pera-pera, susunod siya sa'yo. Is either sumunod ka kay Teddy Atlas o siya ay
mag-aal sa balutan. Hindi, yun yung pagkakaiba ni Teddy Atlas eh. Yung, yun nga, yung angas din eh, di ba? Kung... Ay, mga angas na tao, maganda rin minsan eh. Kala mo ba mauuto ni susunod-sunod si Teddy Atlas pag siya na yung ano yung medyo sablay lang si Teddy Atlas kasi dapat ka maging bias bilang trainer. Bias ka rin sa tinetrain mo. Pero yung nagre-represent ka na isang malaking network tas ganun ka kabias laban, ang problema niya, bias siya laban kay Manny Pacquiao eh. Yun yung point ko eh. Na hindi niya nakikita yung tunay na husay ni Manny Pacquiao. Hindi pa rin nawala sa kanya yung pagiging trainer niya ni, ni Desert Storm, Tim Bradley. No? Anyway, maganda yan kung si Teddy Atlas. At maganda rin sa karir ni Andy Ruiz. Bakit? Eh, madaldal yan si Teddy Atlas eh. Kakagatin ng mga media lahat ng sasabihin yan, di ba? Na magpapalaki ng pangalan ni Andy Ruiz before the fight. Yun naman ang kinakailangan minsan, hindi. Si Manny Pacquiao, malaking tulong yun si Freddy Roach. Kahit na medyo ganun magsalita yun si Freddy Roach. Ang daming naitulong nun, lalo na nung promotion ng De La Hoya, di ba? May dala-dala pang baril yun eh. Na ano yung pagpapromote niya nun kay De La Hoya na can't pull the trigger, no? Hindi na raw kayang magpaputok. Anyway, so hopefully sa pagpapalit ng trainer ni Andy Ruiz, kaya alam may mga taong matitigas ulo. Natuwa ako kasi isa ako rin. Yun. Yung hindi mo pwedeng sabihan na eto dapat mong gawin. Eto. Eh, tignan natin no, kung susunod itong si Anthony, si Andy Ruiz sa kanyang bagong trainer. Kung sinabing training. Pero sa ngayon daw, ayon kay Andy Ruiz, raring to go back siya. Nagtitrain na siya ngayon sa gym. So hopefully, makabalik tong ating paboritong heavyweight boxer na si Andy Tabachoy Ruiz. No? So, sana mawala na yung moniker niya na Tabachoy Ruiz. Sana magpatuloy na siya sa pagtitraining. Hanggang dito na lang po, mga kapatid, hanggang sa muli natin pagkikita-kita. Dito pa rin sa inyong paboritong boxing channel, Bad Aratlis po.